Medyo sunod-sunod yata ang dagok na dumarating dito sa San Miguel Beer. Dahil ang latest report ngayon, ito si Terence Romeo, baka next year na ang balik sa 2023. Ito ay nanggaling mismo kay Terence at sinabi niya na sa ngayon nagpapatuloy yung pagre-rehab niya at unti-unti pa lamang siya nakababalik sa training. Ang original nga prognosis dyan, sinabi ni Coach Leo Austria, ay baka sa Disyembre makabalik ito si Terence Romeo in time para do sa playoffs. Baka sabay pa nga sila ni Junmar Fajardo na makabalik. Pero ngayon mukhang medyo malabo na raw yan at realistically, sabi ni Terence, baka sa January na siya makabalik at hindi natin alam kung makakapaglaro pa siya para sa SMB dito sa conference na ito. Well, actually, malabo na yan talaga. So baka sa next conference na makapaglaro itong si Terence at hindi rin natin tiyak kung itong si Fajardo ay may lalaroin pang games dahil sa ngayon, hindi tiyak na makapapasok ang San Miguel Beer sa playoffs. May laban mamaya ang SMB kontra dito sa NLEX Road Warriors at kinakailangan na yung ipanalo ng San Miguel Beer. At kapag sila ay natalo pa dyan, nako, medyo delikado sila talaga at alam natin na mahigpit ang labanan ngayon dito sa PBA at asahan natin na kapag ang San Miguel Beer ay nakasunod-sunod patalo, magpapalit yan ulit ng import. Actually, baka nga itong game mamaya sa NLEX yan ang mag-decide kung itong si Devon Scott ay mananatili sa San Miguel Beer o hindi. Siyempre, hindi naman natin pwedeng isisi lahat kay Scott yan. Unang laro pa lamang at naka 15 rebounds din siya. Pero parang hinaharap ng San Miguel Beer kay Scott ay dagdag na scoring para makatulong at lalo na ngayon, medyo nahihirapan sila talaga mag-adjust kapag wala si Junmar. Sinabi ni Coach Leo Austria na bibigyan pa nila ng chance ito si Scott dahil nga isang game pa lamang yan. Katulad ni Diamond Stone, nakatatlong games yan. So asahan natin na itong si Devon Scott ay bibigyan pa yan ng chance mamaya. Pero siyempre, kapag hindi maganda performance, mag-iisip na San Miguel na magpalit ulit. Mamaya na ang labanan ng Magnolia, Chicken Templados at siyempre ng Barangay Ginebra, ang Manila Klasiko. At marami umaasa na magiging mahigpit ang labanan na ito at siyempre excited na yung fans ng magkabilang koponan. Pero sa totoo lang, mas kinakailangan ng Barangay Ginebra ang panalo kaysa dito sa Chicken Templados. Of course, ang Magnolia hindi naman niya papatalo dahil ang gusto ng Magnolia magkasunod-sunod yung panalo nila para ma-secure nila yung twice to beat advantage pagdating ng playoffs. Pero sa panig ng Barangay Ginebra, kailangan nilang makabawi kasi medyo inconsistent ngayon ang laro ng Gene Kings. Napansin nga natin, mananalo sila, matatalo, mananalo, matatalo at madalas katulad doon sa Phoenix, inaasahan na sila dapat manalo doon pati doon sa Rain or Shine pero natalo sila. Yun nga lang, nagpapakitang giras din naman sila kapag ang kalaban, for example, yung Bay Area Dragons. So ang kinakailangan ngayon ng Gene Kings dito kontra sa Chicken Templados ay ipakita yung consistency mula umpisa hanggang dulo. Dahil napakalaking bagay niyan at kapag ang Ginebra ay nanalo, magkakaroon sila ng momentum para maituloy yung mga iba pa nilang games at magkaroon sila ng malaking tsansa na manalo pa ulit. Pero kung sakasakali na sila ay matalo dito sa Magnolia Chicken Templados, baka magka-problema sila pagdating sa momentum. Alam naman natin dito sa PBA, yung momentum ay anytime pwede yung mabago. At kapag nagkasunod-sunod ka ng talom, nako, ang hirap ng bumawi, lalo na ngayon. At alam natin yung mga ibang teams inspired kapag Ginebra kalaban dahil nga malakas ang lineup na ito. Kaya mamaya asahan natin, of course, si Justin Brown din magde-deliver yan, given na yon. Pero yung ibang players, kinakailangan mag-contribute din. At tignan natin kung makababawi ito si Jeremiah Gray dahil nung huling game, 1 point lang ang naibigay niya. At kung mabibigyan pa ng mas mahabang playing time si Von Pesumal para makakontribute. Gayun din syempre, ito si Stanley Pringle, kinakailangan ipagpatuloy niya yung maganda niyang nasimulan doon sa huling game ng Ginebra para magkaroon sila ng tsansa. Mukhang hindi na matutuloy ang pag-trade dito kay Mike DiGregorio ng Converge Fiber Xers. Ito ay pagkatapos magpakita si DiGregorio at naka-score ng 16 points dun sa panalo ng Converge kontra sa San Miguel Beer. Sa isang panayam, sinabi ni Coach Aldin Ayo na kinausap siya mismo talaga ni DiGregorio at tinanong ba't siya hindi naglalaro. Tatlong games na kasing nabangko ito si DiGregorio at kinausap niya personal itong si Coach Aldin Ayo at tinanong bakit hindi siya nabibigyan ng minuto. Sinabi ni Coach Ayo na nag-a-adjust pa kasi ito si Mike to sa sistema nitong si Coach Aldin at ang gustong focus kasi ni Coach Aldin ay sa depensa. Umuo naman ito si DiGregorio at sinabi niya na i-improve niya yung kanyang laro at pagkatapos ng pag-uusap nila ay nagpakitang gilas na ito si DiGregorio at naka-score nga ng 16 points kabilang na yung 5 crucial points na kinakailangan nila para makatabla sa San Miguel Beer at makalamang at manalo. Ngayon marami din ang umaasa na sana ito si Tyrus Hill
ay ganoon din ang mangyari at bigyan pa ng pagkakataon ito si Coach Aldin Ayo. Medyo napansin lang natin dito kay Tyrus Hill. Itong si Di Gregorio na contribute talaga pero ang naging problema kay Tyrus Hill doon sa laban sa San Miguel Beer ay sa depensa dahil nakita natin na nahihirapan siya kapag pinupostihan ni Vic Manuel. So baka mag-take advantage dyan yung ibang koponan. Samantala naman, although may question mark po itong kay Hill, itong kay Di Gregorio mukhang hindi na ito ite-trade at mukhang okay na ang converge. Sinabi din ni Coach Aldin Ayo na yung mabilis ang opensa na ginagawa nila ay yun talaga ang plano niya dahil syempre, kung pag-uusapan naman yung height ay hindi talaga makasasabay ang converge kumpara doon sa ibang koponan. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay dinadaan sa maraming mga 3-point shooting at mabilis ang pagtakbo. Total bata pa converge, yan ay kaya nilang gawin at mahihirapan yung mga ibang teams na makipagsabayan sa kanila. So sa ngayon mukhang maganda takbo ng converge fiber excess kaya asahan natin na ipagpapatuloy ni Coach Aldin Ayo yung ganitong sistema dahil nagbubunga naman ito ng mga panalo. Ang latest update dito kay Aaron Black ay nagpapatingin pa rin ito sa doktor pagkatapos tamaan ito ng siko ni Rey Nambatak doon sa game ng Rain or Shine at Meralco Bolts. Aksidental yung pagkatama ni Rey Nambatak, ganun pa man. Mukhang napuruhan ito si Aaron Black at dahil dyan, siya ngayon ay nag-undergo ng medical check-up at baka may posibilidad na ito hindi makapaglaro sa susunod na game ng Meralco. Itong si Chris Banquero nakabalik na para sa Bolts pero ito si Chris Newsom ay wala pa rin. At ang nangyari nga, natalo ang Meralco, 17 points na lamang at sila ngayon ay 1-5 na record. Ang ibig niya sabihin, ako medyo delikado na talaga ang Meralco Bolts at dahil dito marami nagsasabi na papalitan na itong si Johnny O'Brien yung kanilang import. Naka 30 points naman ito si O'Brien pero obviously parang kulang pa rin yan dahil ang Meralco ngayon hirap na. Totoo, ang Meralco nami-miss nila yung servisyo nito si Chris Newsom at nadali nga sila ng mga sunod-sunod na injuries. Pero ganun pa man, mas marami at mas maganda sana ang inaasahang performance mula dito sa Bolts. Pero sila nag-i-struggle talaga at marami nagsasabi na baka ni hindi sila makapasok dito sa playoffs. Siyempre malaking dagok yan dahil nung lamang huling konferensya ay nakaabot sila nitong sa quarterfinals at natalo nga nila ang Barangay Ginebra. So medyo malaking calm down ito kapag nangyari. Kaya asahan natin na gagawin ng Meralco Bolts ang lahat para maisalba ang konferensya na ito. At unang-una na nga dyan siguro ay papalitan nito si Johnny O'Brien. Nabanggit nga ni Coach Norman Black bago managlaban dito sa Rain or Shine na gagawin nila ang lahat para ma-evaluate yung performance dito si Johnny O'Brien kung siya ay mananatili dito sa Meralco o hindi. At dahil nga natalo ang Meralco Bolts, asahan natin na ito nga ay papalitan. Ang tanong na lamang ay kung makakahanap pa ang Meralco at kung meron pa bang oras dahil medyo mabibigat pa rin yung manatitirang games ng Bolts. So abangan natin kung ano mangyayari ngayon dito sa lineup ni Coach Norman Black. Happy birthday muna kay Engineer Angel Vincent Odra mula sa Santillana at Tagle Family. At shout out kay John Cantos, Andrew Anyosa, Leonardo Gaitans, Edong Garcia, Jason Mendoza, Dexter Domer, Scout Ranger, Judy Wing, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Mark Miradora, Brian Andres, Claudio Andujar, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Admon de Guzman, Jose Juntilla, Alvin Ulatan Family, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Dion Mercado, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Allen Family, Jordan at John Redim Balanta at Sid Maria, Edwin Carmona Jr., Celino Valles at Junel Alagon Family, Kagawad Katsakino Dukusin, at Enrico at Presi ang siyoko.